Ay, bitid to. Para makuha mo tayong ice cream. Hata ka ni Mante. I don't know her password actually. He's always switching. Sing. Bella Porch. Can we see it now? The video? M to the B, M to the B, M to the B. Hi guys, good morning. Ito naman yung aming pang breakfast. Tapos ano to, homemade donut. Gawa ni Mana ni Bing, na neighbor lang namin. And then bumili din kami. Meron nagdi-deliver sa amin ng fresh na bake na mga tinapay every morning. So dinideliver sa amin niya ng umaga. Kasi yun ang aming breakfast. Kasi medyo marami kami dito. Close to 30 people. So, yun ang aming suki. So, parating dinideliveran kami every morning. Hanggat nandito kami, nagpapakasyon sa summer. So, yun lang guys. At, hindi ko kasi, minsan hindi ko na naipapakita or nabibidyohan lahat ng tao. Kasi, syempre naman, yung privacy din nila, di ba? So, yun lang. At ito ang mga delicacy or mga, bake na goodies sa amin sa summer. Ang sarap talaga ng donut nito guys. Super sarap kasi homemade siya. Thank you Mana ni Bing, aming neighbor. Ang sarap niyang gumawa. Alam niyo guys, walang katumbas talaga ang saya dito sa sa probinsya pag nagbabakasyon. Kasi alam niyo yun, sama-sama kayong kumakain, tawanan lang. Tapos yung nagtitimpla sila ng coffee. Pang maramihan talaga kasi dami ring bata. Ang saya-saya talaga. I wish na, alam mo yun, na I can do more. Pero, syempre, limited din naman ang ko. Hanggang doon lang. We're super blessed talaga. Every day, ang daming prutas na mga galing sa puno. Kasi ang daming tanim ng mga relatives ko, mga neighbors namin, mostly mga pinsan, mga kapatid ko, mga cousins, nagdadala ng mga prutas. Everything na tinadalahan kami almost every single day talaga. Banana, pineapple, mga kung ano-ano pa, ang dami talaga. So, napakasarap. Napakasarap sa pakiramdam na daming, alam mo yun, pag marami kang pamilya. Ito guys, galing ito sa kuya ko. Meron silang mga temi na pineapple. Ang sarap talaga. Pag galing sa puno, hinog na hinog talaga. Sobra, walang katumbas. Tulad nito guys, tingnan nyo. Agahan namin ito siguro mga 6 o'clock pa lang ito ng umaga. Tingnan nyo naman yung timplahan ng kape. Nasa pichel na. Kasi pang maramihan. Ganun kami guys. As ang saya-saya lang talaga. Tapos yung mga bata bago pumasok sa school. Nandito naman yung chewin ko. So yun lang, ganun kami. So ganito talaga ang sarap sa pakiramdam. Na how I wish I can do this very often. Like every year nandito ako, kung I hope I can afford, diba? Pero masaya ako na nakakapag-share ako sa ganung bagay na napakaliit. Especially those, this one and those.
Answering. Answering means what do you say? I've only heard very. Now wash my head on this. Wait, what's answering mean? I'm gonna wash my hair. Does that mean what do you say? Answering? Yeah. Answering. Answering. Yeah. What did you say? I'm washing my hair. Guys, yung bahay pala namin is along the highway by International Road. At saka napapalibutan kami ng mga prutas. So, kung makikita nyo maraming puno, yun dahil maraming prutas, maraming gulay. So, mga sariwa. So, yun guys, napakasarap talaga ng buhay, buhay probinsya. So, yun yung mga kukunat dyan. Madami, mga langka. Ang dami talaga. So, napakasarap lang ng feeling na pag nakikita mo, especially in the morning, kasi ang lamig pa. So, yun, makikita nyo na lang, guys. And then, guys, yung across from our house is yung, a part of it is yung bagong property na bili ko. So, kainan, here's our lunch. Napakasimple lang ng aming lunch today. Nagpaluto ako ng paksiw at saka prito kasi yung mga bata pritong isda ang gusto nila. Si Anthony, first time ng anak kong lalaki kumain ng isda. First time talaga in 14 years. Hindi siya kumain ng isda, first time niyang tumikim. At least nakatikim na siya ngayon. Pero nagustuhan naman din pala niya by the way. At itong mga isda dito, mga sariwa. Our dinner, nagpaluto ako ng by the way, yung pagluto namin ng kanin is meron siyang coconut na kasama, as in masarap siya. And then nagpaluto uli ako ng isda of course, and then may karne din syempre, paminsan-minsan gusto din naman nila magkarne, diba, or yung baboy na para siyang tinola style. Pero parati talaga ako nagpapaluto guys ng isda, parating may gulay everyday. Priya, Anthony, it's oh, Priya. No, it's okay. You can wash your hands. Oh, naugay. Priya. He likes you, Anthony. Oo, pa yan. Okay, damot mga tanaman na, oh. Haro, ginagaan na marinan ni Rayo. Ato, mag-ipipinan mili-mili natin yung mga bunga.
ask Uncle Edgar, Uncle Jerry. Hi, Iday. Uy, ang manok ni Kuya Jerry. Sus, kaya mo mga hindi ka manukan. At itong, ito din guys, yung bagong property na nabili namin, nabili ko. Not so long ago, siguro mga ilang months pa lang itong nabili ko. Wala pa yatang 1 year. So, across from our house lang. Simpleng ano, simple lang. Kasi wala lang, gusto ko lang talaga siya ano, mapili kasi nga marami ako mga cousins, mga alam niyo yun, pwede silang tumira dito kung sakali gusto nilang tumira. At yung kapatid ko naman nag ano siya, nag-aalaga ng mga manok. So maganda rin at nagtatanim yung mga pinsan kong tumitira dito, nagtatanim din sila ng ano, mga gulay or mga pwedeng makain. So ayan si Ana Maria tsaka si Anthony guys, nag-have fun sila dito. Ang sarap lang ng buhay probinsya, 'di ba? Hindi ko siya ano. Okay guys, dahil mahilig si Ana Maria sa mga pet, ayan nakahanap siya ng ano, cat. Actually alaga siya ng aking sister-in-law, yung kuya ko at saka yung kanyang asawa. So yun, dito naman, ayan, pinipicturean ko lang guys yung mga coconut na 'yan. Masaya ako kasi alam niyo 'yun, hindi ko akalain na mabibili ko 'to. I'm very proud talaga myself. So, nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan niya ako ng blessings, na nabili ko din ito. Siyempre, pinaghirapan ko din naman yan. Ang asawa ko kasi hindi siya tumulong dito. At saka actually, hindi niya alam. Hindi niya alam na binili ko ito. Ba, okay lang naman yon. Kasi hindi naman ako naging isa kanya. I work naman for that. So, ayan guys, ito. Wala lang pinag-uusapan namin ng mga sister ko at sister-in-law ko yung tungkol sa ano dyan, yung tree na may bulaklak siya na white. Kasi daw, paggabi daw, para siyang umiilaw. Very interesting, di ba? Kasi across from our house lang talaga actually ito. Walking distance lang talaga. Kaya perfect siya. Yun. Kaya nung nalaman kong binibinta, interesado talaga ako. Binili ko kasi nga, malapit lang sa bahay namin. And guys, nung take note ha, nung mga maliliit pa kami, dito kami umaakyat ng mga puno kasi ang may-ari nito mababait. So, sabi ko, okay. Why not, 'di ba? So, ayan, yung pinsan ko, mga tanim niya, nagtanim na siya ng mga kamote, kasaba, saging, ang dami niyang tinanim dito. So, nandito pala by the way tumitira yung pinsan ko sa dito sa unang property na nabili ko. Maliit lang naman yung property na nabili ko nung una, pero dito sila nakatira at yung kuya ko ayun siya. Kasi mag ano, mangunguha kami ng I think new. At nakikita nyo guys, oh, merong sugarcane pang tanim ang aking mga kapatid dito. So ayun lang, ipapakita ko na lang sa inyo lahat kasi pare-parehas lang naman, wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo ang buhay probinsya sa amin sa Samar. So kung makikita nyo, napakasarap sa pakiramdam dahil makikita mo yung mga kamag-anak mo or yung mga pinsan ko na iba at yung mga kapatid ko napakasaya nila kaysa ganitong buhay lang, masaya na talaga sila. At masaya rin ako. So, kapag nagbabakasyon kami dito, ito yung aking, ano, dito talaga ako nag-feel, ano, ako, refresh. As in, feeling ko talaga nakakapag-relax ako. Wala akong ginawa kundi kumain, matulog, at mamasyal dito sa... So, guys, sa area na to, ito yung unang property na nabili ko, kahit maliit lang. At dito ko, dito tumitira yung aking mga pinsan, yung pinsan ko at ang mga anak niya. So, yun, okay lang, masaya naman, at least may tumitira, diba? At nagtatanim siya ng mga gulay or something. Hindi ka umaara, makulat na pa nga, ipag-inis na yun. Pinapukay. Alicia Baldicanias. Tinatawag tingaran. Masayaw ba? Alicia Baldicanias. Uy, kulaw man nga di Alicia Baldicanias. Kulaw man nga to. Hindi mo na makit kulaw. Wala na pa makit doon. Kulaw pa. Yan pagyakan, pag message. Payan din pagkulaw. Marlene, lumaktod. Kulaw kula. Kaya nyo lang. Harap ka nyo. Payungi, Kuya J. Edgar. Pero may kalatag payong. Parang kanilig yan na sa rin mga gusto. Payungi, kamat di. Ah,
O sige, kadi. Sige na, pag message daw, Marlene. Lumaktod. Ay, kilula. Sakto na? Look at all of these people. What's this? Mom, can you get on? Mom. Hey. No, I'm Tito. Hello. Guys, that's it for our video for today and thank you so much for watching and I hope na nagustuhan niyo po ito and if so, please give it a like, share and subscribe. Thank you. Bye. God bless everyone.